Hito mga idol, magaganap na ang salpukan ni General Casimiro versus Saul Dabisansis. At dito nga mga idol, ay nagbigay po dito ng analysis ang dating Batikan na si Attorney Ed Tolentino. Unang sinabi ni Ed Tolentino mga idol na ang binyo nga daw ay sa Yokohama, Japan. Ito nga daw ang pinakadabis hatim ng mga promoter sa Japan para mabinta ang laban ni Casimiro sa hapon. Dahil sa bansang Japan nga daw lumalaban ang promoter na si Naoya Inoue. Ayon nga po dito sa kay Attorney Ed Tolentino mga idol, kailangan nga daw na maging maganda ang laban ni Casimiro dito versus Saul Sanchez. Nang sa ganun mga idol ay pwede daw mangyari ang labanan ni Casimiro versus Naoya Inoue. Pangalawang sinasabi nga dito ni Ed Tolentino mga idol, importante daw kay Casimiro ang laban nito versus Saul Sanchez. Dahil nga daw mano dito magtatapos ang inactivity ni Cuadro Alas. Ito nga lang daw kasi ang laban ni Cuadro Alas sa taong 2024. Ay bahagya nga daw itong nalaglag sa ranking, pero ang importante daw itong mga idol ay babalik si Casimiro sa taong 2024 ngayong October 13. Kaya naman mga idol, kailangan talunin ni Casimiro itong si Saul Sanchez. Dagdag pa ni Ed Tolentino mga idol, napaka-critical daw sa laban na ito. Dahil nga daw hindi pwedeng manalo dito si Casimiro kung manalo man ay eksplosibong panalo. Na ang ibig sabihin nga dito mga idol ay kailangan iligpit ni Casimiro itong si Saul Sanchez. Samantalang nabanggit din dito ni Attorney Ed Tolentino kung paano lumaban itong si Saul Sanchez. Pressure fighter nga daw ito at agresibo kung lumaban itong si Saul Sanchez. Kaya nga ito binansagan ng Dabis dahil malupit ito at halimaw sa ibabaw ng ring. Bukod dyan mga idol ay ngayon lang nagkaroon ng kalaban itong si Saul Sanchez na di kalibring katulad niya General Casimiro. Medyo may kahabaan nga itong analysis ni Attorney Ed Tolentino mga idol. Kaya maaari nyo pong pasilan ang kanyang channel na Boxer Shirt. At hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Maraming salamat po.